No? Sa init ng panahon, dito tayo sa labas kakain. Yan. Ay, nakain na. Oh, ako meron akong ano eh. Meron akong rice. Slime. Yan, kain na. Papa, gusto niya rice. Yun. Ano isang yun? Yun, sarap yun. Yung Korean pancake. Ah, Korean pancake. Okay. Masarap. Yan, parang ako. Kain na na. You know, mga ka-team, pinag-iisipan ko kung paano ko maaayos itong ano, itong mga natitira natin mga gamit na simula nung naglipat kami. Di ba namin na-check uli? Kasi nga nasobra tayo sa busy. Kasi nga pagka yung may sarili ka ng bahay, ang importante sa iyo yung nakatira ka na, naayos mo na ng konti, di ba? Di ganang umuupa ka, kailangan mong itindihin yung mga ganyan na kalat. Tsaka, ano, yung sobrang busy, ganyan, double job ako, siste, ganun din, Shakira, nagatrabaho, tapos winter, di ba? Kaya, eto, ngayon pa lang natin na ano, dahil parang maikli lang ang ano eh, yung summer dito parang maikli lang, na-adjust-adjust eh. Ganyan, lumalamig na naman, tapos nag-i-snow. Mamagulat na tayo, pole na, di ba? Hindi na natin ramdaman yung ano. Kaya ito, tsaka ang problema nito kasi, dito sa community namin, may mga ano eh, kaya ang dami kong camera eh, may camera dito sa labas, doon sa kabilang side, sa loob ng bahay, sa loob nito eh, may mga camera kami dito sa ano, dito sa garage, kasi nga, may mga umaali-aligid dyan sa ano, umabot na dito sa area natin na may mga umaali-aligid na kulay ano, kulay puting van na sasakyan. Eh hindi natin alam eh, baka biglaan lang tayong maano diyan. Pag may na-champion silang bukas yung garage, mabilis silang kumilos, ang bilis silang kumilos. Kaya bandaro sa area namin sa kabilang side, eh meron ng ano nga yun nga, na-identify nila na ano na yung puting van. Kaya may nakita kasi nung yung alas dos ang alis ko, may nakita ako noon eh, puting van eh. Nasabi ko, nagkataka ako bakit nakahinto siya. Dito sa ano, paglabas ko, nakita ko na yun. Kasi yun, no, mga ilang araw nabalitaan namin na yun nga, nag-iikot. Eh, kailangan yung mga gamit daw na ano, hindi masyadong visible. Kung sakaling buksan natin to na sindali, yung garage, hindi siya yung basa-basa makikita agad. Kaya sabi ko, ayusin ko to, dahil na itong gulong ko, kitang-kita. Kitang-kita yung gulong. Iyano ko siya, ilagay ko sa mga sulok-sulok, tapos tatakpan ko siya ng parang tolda. Para hindi siya makita kasi yung mga gulong na ganyan yung winter tire ang mga tinitira. Kasi mabibenta nila ng mura ngayon yan eh. Di ba? Parang mabilis na mabenta ngayon yan bago magbenta, mabibenta nila yung mga yan. Yan yung mga tinitira mga gulong ngayon. Kaya ito, iwas tayo, ingat. Kahit na medyo pagtagod tayo, may pasok tayo uli bukas. Eh, anuhin lang natin ito, maayos lang. Tsaka para maka, habang ganyan maganda-ganda pa yung panahon eh, maayos natin yun. Yung lugar natin sa, ano, sa garage. Para hindi siya ano, hindi siya mainit sa mata. Kung sino man yung dadaan dyan, mag-iikot dyan, eh, hindi tayo maano, madali, di ba? Yan. For safety lang din, at at least, makakaano tayo ng ano, yung mga dapat itapon, itatapon na natin. Para ano, hindi na tayo magka-problema sa spacing. Kasi yung mga sa namin, sa bodega namin, meron pa dyan eh, sa may bodega pa kami sa loob, marami pa ron, baka susunod na tape off namin ni stick. 2 days naman off namin next week. Ngayon medyo nagpahinga kami, lumayo kami ngayon. Tapos stay kasi dami niyang kliyente na, dami niyang kliyente ng ano, inasikaso. Yung mga, ano niya, mga computer works, mga kliyente niya, kailangan maayos niya. Kaya sabi ko next week, ito. Pero ako, wala naman kung gaano gagawin ngayon. Unti-untiin ko na to, para hindi masayang oras. Maaga pa naman eh. Kaya yan. Ipisa na natin. Tingnan natin ang resulta mamaya. Yun o mga ka-team. Dito tayo ngayon sa ano, may magkano tayo dito sa clothing donation. Yan. Ito yung mga dala natin. Ito sa likod. Siguro mga pitong ano, pitong plastic na ano yung mga pinagluma, mga damit na. Kasi ano natin, itatapa natin, i-donate na lang natin dito para kahit paano makatulong tayo sa mga nangangailangan, di ba? Kasi mga kinalaitan na rin doon, mga hindi na nagagamit, sapatos, damit, basta lahat-lahat ng kinalaitan na nagligpit kami kahapon,
para maging malinis yung lugar namin doon kasi nakatambak lang naman. Hindi i-donate natin diyan sa ano, sa clothing. Yan. Kaya tukunin na natin yung mga naibabanan natin. Ito yung mga ano natin, no. I-donate natin sa 2, 3 mga 6. Sana magkasya. Thank you. Isa-isa lang kasi baka hindi magkasya. Eh yun o, makakit yung mga buti nagkasya, hindi pa siya gaanong puno. Minsan ano yan, puno yan. Kaya akala ko maghahanap pa tayo na iba natin paglalagyan eh. Misa kasi pagka puno yan, may mga ano pa tayo dito mapaglalagyan pa tayo. Kaya sabi ko sakto lang, siguro kaupuha lang din yung laman yan. Yan. Malilinis-linis lang nila. Kaya yan. Doon naman tayo sa ano, sa meron pa tayong mga plastic dito sa loob. Muna natin ang plastic na yung mga ano naman yan. Sa bottle depo. Yun. At ito, diretso na tayo dun sa ano. Sa bottle depo naman tayo. Buti na check ko rito. Wala naman palang laman, kaya nalagyan natin lahat dyan yung mga donation natin. Doon na tayo saan. Maganda na may panahon niya. Kagabi, magdamag na umuulan yan eh. Sa pagising namin niya, para wala nangyari lang. Dito. Ayan, kababukas lang natin sa sakyan. Kasi nag-ayos nga kami kahapon, para wala na kaming gaanong kalat. Saka mga hindi naman ginagamit na. Kaya nilagyan na, donate lang namin. Marami naman siya pwede paglagyan online, may mag-pick up. Tapos merong mga meron din mga ano, drip store na pwede mong paglagyan. Pwede naman, kaya sabi ko eh meron naman malapit sa atin dito na nahuhulugan. Kasi mas pinapalapit nga nila para hindi ka na babiyahin, hindi ka na maghihintay. Kasi may ano, may schedule din kasi pag-pick up eh. Para hindi ka na maistorbo, para hindi ka na maghintay, hindi ka na magbiyahe. Yan, may mga malalapit na ganyan na drop box ng mga donation. Kaya dito meron sa amin yan, dito lang yan sa pagbaba namin, di sa baba lang ng community namin yan. Kaya sabi ko okay na rin, may drop na natin yan dyan, at least meron silang nilagay na ganyan. Kasi dito sa mga ibang lugar, dito sa kabilang side wala, at natinanggal dun eh, siguro nagka problema ron, kaya ganun. Buti may natira pang isa dyan, walang laman, kaya nailagay natin lahat yung naka-plastic natin mga ano, mga hindi na ginagamit na gamit, mga nakinaliitan. Yan, yan yung mga dapat ilagay na natin sa ganyan. Kasi kaysa nakatambak sa bahay natin, eh papakinabangan na ng ibang ano, ng mga nangailangan. Yan. Yan lang dito, maganda rito, ganyan lang. Sa Pilipinas naman kasi pag ganyan, inuukay-ukay yan eh. Kung may ukay-ukay lang dito, pwede may ukay-ukay. Kaya ukay-ukay dito ano eh, mga social eh, may mga establishment. Bali Village, drip, mga drip store na ano talaga sa mga ganyang mga pinaglumaan. Kaya yun lang, tsambahan lang din dun kung may malinis o hindi. Ito, meron silang ano dito, mga katimang clearance. Malabas na dati siyang 798, ngayon 499 na lang siya. Masarap mamili ngayon ng ano dito. Ngayon, ang ganda ng upuan nyo. Oh. 2 pirasong upuan yan. Pang summer talaga oh. Bali, 298 lang siya. Ganda rin oh. Oh, diba? Ganda. Kanina pa ako nakaupo dyan eh. Laka clearance sale din to. Mga clearance. Maraming clearance ngayon dito. Ayan, ito naman isa. Ano naman to? Ito meron siyang kasamang center table din. Sa gitna oh. Yan. Ba, meron din siya nitong ano. Pag yung pang heater. Yan, ano, naka-clearance din yan. $299. Tapos ito naman yung pang ano. Kompleto na siya. O. Oh. Dati, nakasave. Dati siya $158. Nakasave ka ng $49. Diba? O, yan o. Oh. Maraming clearance sale dito. Ngayon, yung dating $599. Yan, for isang ano rin to.
isang set din siya. Yan o. Oh. Yun, isang set. Ang ganda na rin. Mura na sa ano to. Oh, yun ang itsura niyo. Bali, magkano siya o. Oh. 599 siya. 449 na lang ngayon. Dito yan. Clearance ngayon yan. Dito sa ano. Maraming nakalabas na clearance sale ngayon dito. 328, 298 na lang. Yan o. Oh. Diba? Tapos ito naman, ito yung bilog. Oh, 298, 249. Ba, bagsak presyo ngayon dito. Ah. Ang ganda saan yun. Eh. Kalat-kalat dito ngayon yung, ano, yung mga clearance sale. Eh. Kaya masarap ngayon dito mamili sa ano, sa Walmart. Yan. Kaya na kasi ang lakas ng hangin sa atin, lalo ni season na yun. Makaraan, di ba? Oh, lili pa rin yun. Ang lakas ng hangin dito sa Northwest. Ayun ito. Kaya lang hirap maglagay sa likod niya. Lakas ng hang. Ewan ko dyan. Baka. Ayun, nakasave. Ano kagayo? Save? Di ba? 198. Oo. Oh. Pero ito, minus 79 pa. 118. Oo nga, no? Mura. Clearance talaga siya. Daming ano ngayon dito. Ang daming clearance sale. Kaya, maganda nga yung mamili rito. Oh. Tahimik pa. Yun, hanggang dito nag-ana tayo. Grabe itong ano, tahimik itong Walmart na ito pag itong oras pala. No? Ito parang mabango-ibang. Ayo, ito maganda. Pang ano yung mga tawag dito? Yung candle na natutunaw nung ano, yung ilaw, no? Di ba? Ay. Ito. Oh, meron na siyang ano, ilalagay na ilaw dun sa parang bahay. Tutunaw yun, tapos maamoy mo yung mabang. Ito, nakasale din to. Mga karamihan ito, binibili ito sa mga para sa mga bata. Ayan, laki rin ng ano nyo. 550 siya, 398. Yan. Pang ano yun, mga pang backyard. You know, mga katimati tayo ngayon sa may garage. Detestingin natin itong ano, yung bidili natin sa Costco. Malaki nga. Yung malaki natin na speaker. Ayan. I-unbox natin para matesting natin yung lakas niya. Tsaka yung ganda ng ano ng mic niya. Wireless yung mic nito makatingin. Ito yung pinaka-ano nyo. Ito yung volume. Ito yung malakas. Ito yung pinaka-volume nya. Tapos ito yung ito yung auxiliary. Ito yung pag gagamit ka ng mga nito ng controller. Yan, dahil nyo. Gagamit ka nito. Kinamay na auxiliary. Pasambasap meron kang gadget na gagamitin. Auxiliary. Pero pag wala naman, meron siyang Bluetooth. Okay, ano to, may Bluetooth to. Pwede siya sa Bluetooth, pwede siya yung ganyan na may gadget. Kaya pag may yung smart TV nyo, may Bluetooth yun, di ba? Direkta na siyang kukonek dito yung tugtog niya. Pwede siya lagyan ng ano, yung may tatlong mic na siya rito extra. Yung mic na ordinary, pero meron siyang ano, wireless. Kaya wala pa na nagyan pa ng baterya. Yan. Tapos yung ito, meron siyang ilaw. You know, may sarili na siyang ano, lights. Sarili na siya lights. Yan, nakaano tayo, CD rin na. Nakonect siya dito sa gadget. Lakas din siya. Di pa nakatodil. Kasi dahil hindi magtodor rito, baka magulat sila. Hindi pinaka-ito niya, meron siyang sarili. Pagod ay tanog niya. Pwede siyang Bluetooth, pwede siyang lagyan ng gadget auxiliary. May sariling volume yung mga yan. Ito na katotong yung auxiliary niya. Ito yung pinaka main.
13 pa lang yan. Ito yung nabili natin sa ano, sa Costco. Maganda, maganda siya. Oh. Yung mga taga ano niya, ito bilhin nyo. Wireless siya. May stand not fair siyang gulong. Ito yung pinakagulong nyo. Yung gulong to yun. Parang masikip yung gulong niya. Nakalak yata. Pero nakalak to. Yan. Pero siyang ano, handle. Portable nga. Parang din public yung handle. Yun. Pwede siya outdoor. Ka-check natin kung may rechargeable. Hindi pa siya rechargeable. Yan. Dito mo gano'n yung nagtutot niyan. Pwede siya maayos. Oh. Okay ka. Kaya pa natin yung ano. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it. I know that you like it. You like it. Yeah, you like it. I know that you like it. You like it. You said that you were down just yesterday. Hoping you'll stick around and wait for me. Up, but don't switch up on me. Yeah. I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up. Meron tayo na dito. Street food. Hoy, hoy, hoy. Kyra! Huwag malikot. Kyra! Yun lang. Sino mo bumukas yung pinto sa ating dalo? Teka, kami na. Yan. Hoy, Sachi, ha? Lang, lady tayo kakain sa ano. Kasi nga sobrang init. Grabe. Yan. Pagkakita niyo ano? Kaya tayo lang kung nagluto si Sina. Quack, quack! Ngayon pa. Ba't baka niluluto doon? Oo. Sobrang ano? Init. Sa usawan. Pagkakita ko siya kamba. Nalagay ito, baka tumahapon. Yan. Dito. Stop, wala nalabas. Meron may halaman. Dito ay saan? Dito tatanungin. Sa labas kasi sobrang ano, init. Sa loob. Ay, kaya sa labas. Ako. May niluluto pa dito. Untayin natin. Yun o. Marap tayo. Cook. Cook. Siyempre ako meron na pong rice. Eh di yan. Pilipinas yung order na yun. Hindi ulam ko yan. Yan. Tuk neneng? Hmm. Di ba yung ano tsaka fishball? Ay tuk neneng ba tuk rice ko? Pareho lang yun. Malaki yung meron. So meron tayong tuk neneng. Kompleto. May gyoza,
Wala kasing fishbowl, no? Oo, oh, wala eh. Sarado kasi yung TNT. Sarado yung TNT, nasunog daw? Mm, nasunog eh. Diyos ha? Sumabay sa init. Tirang baka. Oo. Oh. Chicken wings. Tsaka Korean pancake. Ay, nakasala. Kaira, okay, kunin mo yung Korean pancake, nakaready na din. Patay mo na yun, ha? Hindi ka na. Okay, let's eat. You know? Sa init ng panahon, dito tayo sa labas kakain. Yan, okay. Nakain na. Oh, ako meron ako ano eh. Meron akong rice. Slice. Yeah, kain na. Papa, gusto niya rice. Yun. Ano isang yun? Yun, sarap yun. No? Yung Korean pancake. Ah, Korean pancake. Masarap. Yan o. Parang ako. Kain na na. Let's see. You know, mga ka-team, kamusta kayo dyan? Kasama natin si ano si Chico tsaka si Sachi. Sachi. Bali ano sa ano ko ngayon eh Friday ko ngayon sa ano sa Walmart. Tawag kasi pagka yung last day mo kasi iba yung araw ang ano talaga natin 'di ba Monday to Friday parang pag ganun. Pag yung last day mo tawag ng Friday. Kasi kahit anong araw na unang araw mo Monday yun. Ganun yung tawagan nila. Friday mo ngayon. O pag ibig sabihin nun, last day mo ngayon. Yan, bari last day natin ngayon. Tapos, hinatid natin si Steve kanina. Tapos, umuwi ako. Tulog ako eh. Nag-alarm lang ako ng ano, 7:30. Buti nakapag-alarm ako. Kung hindi, malamang mag-intay na naman si Steve dyan eh. Saktong-sakto na naman ako darating. Mamadali na naman ako niyan. Yan. Yan, nasinundo namin si Steve. Kasi naawa naman ako sa mga to. Sumusunod sa akin, ayaw ano eh. Ayaw akong ano. Yung ayaw humiwalay sa akin. Sumusunod eh. Kasi nama ko na. Kaya nandito dati sa ano. Gutom yun eh. Pag yung nagtatrabaho sa Costco yun. Bihira siya makapag-break na talagang break. Eh syempre iba yung trabaho sa mga warehouse eh. Kumpara mo dun sa mga retail store yung mga ganun. Ang init yung mga buong araw kaya talaga lumabas eh. Kasi doon sa ano sa Walmart meron dong ano stage by stage yun eh. Yung bagong trabaho ngayon. Meron siyang yung number 41, medyo malamig. Tapos medyo light lang yung mga nandoon. Tapos number 82, medyo malamig ng konti kasi magkatabi lang yun eh. Nasa loob sila mismo ng cooler. Tapos yun yung ano yung 71 yung pinakamabigat lahat na nandun potatas lahat na nandun yun yung ano yung parang nakipag ano yung parang nag-gym na mabibigat na yung binubuhat mo yung di ba pag nag-gym ganun eh yung araw-araw dumadagdag ka ng ano eh yung pounds na binubuhat mo yun yung sinasabi nila eh kaya yun doon tayo kanina siyempre nakapagsabayan tayo. Kasi ang ano yung mga ganyan picker, pick by line, merong ano yan eh. May quota. Siyempre. Kahit na at least na sumampa ka man lang ng 90% above ka, hindi ka pwedeng pag nag below 90% ka. Tatawagin ka lagi sa office. Kausapin ka, papakita sa iyo yung performance mo. Pakita mo naman doon sa performance mo pagka below 90 ka, nakapula lahat 'yon. Okay lang, improve mo to. Dahil ka tatawagin, ibutin din naman sa mag-iisa't kalahating buwan ako dyan sa bagong trabaho sa pick by line. Iba yung picker kasi dati ko yun eh. Ngayon ang pick by line. Yung pagkakaiba niya, yung picker ano kasi yun eh. Picker, kukuha ka ng, utusan ka na kumuha ka ng isang paleta. Yung walang laman, kuha ka ng dalawang paleta. Walang laman yan ah. Depende sa volume na ibibigay niya. Tapos ang mangyayari nun, yung picker, habang iniikot mo lahat ng aisle, kumukuha ka ng product. Hanggang sa mapuno mo yung paleta na dalawa o isang paleta, pupunoy mo yun. Ito na pagkakaiba naman ng isang ano dito sa pick by line, kukuha ka ng product na puno. Kukuha ka ng isang paleta na puno. Puno siya ng isang product. Isang product lang naman nun ha. Iikutan mo lahat ng store. Depende sa ano kung ilang store yung nakuha mo. Kumari, swertihan mo. Dalawa hanggang isang store. Maganda na yun. Ilang ikot ka lang dun. Kaya depende. Depende rin sa ano yun. Kaya maganda rin. Kaya ganun. Tatapos na kumain. Tatapos na kumain ng mga naglalabasan na sila.
Ayan, ganun yung pagkakaiba ng picker. Ikaw yung kumukuha ng product para mapuno mo yung paleta. Itong bago ko ngayon, pick by line. Ikaw yung kukuha ng mga product doon, ilalagay mo siya sa mga paleta. Halos marami kayo, halos lahat kayo dadaan doon. Yun yung pagkakaiba niya hanggang sa mapupuno mo lahat ng kada store na umuorder. Siguro yun yung nakikita ko sa mga store na nakabalot. Yung hindi siya, minsan hindi siya perfect na balot. Kasi sa picker, ang balot nung perfect talaga eh. Kasi tao, inalagay mo siya na isa-isa eh. Inaayos mo siya. Hindi siya pwedeng kailangan habang tumataas siya, naka-square pa rin siya. Hindi siya pwedeng tumataas siya, nagiging ano, gumaganon. Tapos okay, bagsak-bagsak na siya. Tapos kailangan pantay. Kaya ito naman sa pick by line, siyempre iba-iba yung naglalagay. May marunong maglagay. Merong itatambak lang. Parang ganun, itatambak niya lang. Tapos, minsan ang mangyayari, nakukuha, napipick nila yung mga store na 10, 20, 5 ang lagayan. Sila pa yung nagmamadali na maglagay doon, hindi nila inaayos. Tapos ikaw, ang nakuha mong store, yung pa isa-isa lang. Tapos nung pag ikaw na ipupunta sa mga store, umuuga na sila, nalalaglag na. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Mangyayari, ikaw pa mag-aayos, tapos ikaw pa yung mag-wrap. Kasi kailangan 2 to 3 feet i-wrap mo na yun. Kasi pag hindi, pataas na pataas yun. May chance na bumagsak yun. Kasi minsan, kasi nga, iba-iba kayo naglalagay. Iba-iba kayo ng style. Merong bagsak lang ng bagsak. Basta mailagay lang, tapos takbo, lagay lang. Kasi nagmamadali. Kasi yun lang mahirap lang doon kasi, may numbers yun eh. Parang may quota. Mas mataas nga ang quota ng pick by line eh. Yung sa 71, 200 plus per hour. Bili mo 200 boxes per hour. Ang dapat maano mo sa isang oras. Ganun ang mabilis sa time. Kaya mangyayari, kanya-kanya ng ano yun. Kung hindi nag-aayos, malas mo, pag ikaw inabot, na isa lang ilalagay mo, pero punong-puno na siya. Eh pag nilagay mo, yung babagsak na eh. Yung ilalagay mo yung product mo, babagsak na yun. Kaya kailangan i-wrap mo siya. Pag di mo siya ni-wrap, babagsak yun. Tapos pag bumagsak yun, kahit di mo kasalanan, i-re-report mo pa yun dun. I-re-report mo yun sa office, ay sa front desk. Mag-iintay ka pa na mag-iimbestiga, yung oras mo naubos na dun lang. Kaya kailangan, maingat ka rin. Kaya ako, ginagawa ko, tinatsaga ko na lang siya i-wrap ng mabilis para mailagay yung product ko. Kasi kaysa, babayaan ko lang din siya, babagsak. Kahit di ko kasalanan, sa tapat ka bumagsak, ako pa mag-i-report pa rin. Wala na oras ko, diba? Kaya ganun, yung labanan dyan. Pero pag-ipipiliin ako, mas okay pa rin doon sa ano, sa pick by line yung dati ko. Kasi doon, kabisado ko na siya. Kalma-kalma ka lang doon. Yung ano niya, yung quota niya, hindi ganun kataas. Sa freezer kasi, 1-3. 1-2-1-3 sa freezer. Tapos sa cooler, 1-5-2-1-6. Okay ka na eh. Pasok ka na eh. Hindi gaya dito sa pick by line. Sa alam ko, 2,000 siya eh. 2,000 sa 71. Tatlo yun eh. Tapos isa, 1,6-1,8 yata. Diba? Haris 2,000 mo na. Kaya, mas pagod ka dito sa isa. Ang problema na, mas pagod ka. Kasi, yung mga store na pupuntahan mo, may chance na ikaw pa mag-arap. Mag-arap. Tapos, kasi pag nag-arap ka, 10 to 15 minutes, maubos sa oras mo. Diba? Kesa, pero wag isipin mo naman, kesa mabagsak pa yun, mag-i-report ka, diba? Mas malaking oras ang maaan mo. Kaya, mangyayari, tsaga-tsaga. Siguro mga, 70 to 80% nag-arap ka. Talagang, una-unahan kasi dyan eh. Kaya wala kang magagawa. Kasi nga yung numbers na binibilang dyan. Kaya, bahala na. First, una-unahan lang yan. Pag nahuli ka. Kagaya kanina, yung ano na kami, yung patatas. Yung patatas kasing yun, naka isang bungkus, isang, para siyang ano, yung, tawag dito. Hindi siya meron siyang nakasako. Meron siyang hindi nakasako, pero ang bigat. Mabigat siya. Pag nahuli ka, lahat ng dadaan mo, mataas na. Mangyari na sobrang taas nun, irarap mo na siya, tapos ilalagay mo pa siya dun sa pinakataas. Hindi mas mabigat. Kasi kung mauuna ka, lalapag-lapag mo lang yan eh.
Kaya minsan pag yung sa kamo yung patatas na yun, patatas, kamote, yung basta may bigat, nakita ko, sabi ko, ba't ang bibilis nila? Yung pala yun, purpose nun, yung kailangan mauna ka dun para at least malinis pa yung paglalagyan mo lapag ka na lapag. Kasi pag ikaw na huli ka, pataas na yun, ikaw na mag-arap nun, isasang pa, kaya kanina sinampak ko lahat, nahuli ko eh. Kaya kailangan din sa peak by line, mabilis ka. Mabilis ka, madiskarte ka, tapos alam mo yung, parang alam mo yung ano, yung timing. Pag wala ka sa timing, wala. Kulelat ka lagi, parang ganun. Para siyang laro eh, na lagi kang ano, zero. Lagi kang ano, yung parang ano, burot, yung burot ka lagi dun. Pagod ka. Pero pag naano ka naman, yung hindi mo maramdaman yung sakit ng katawan, kasi tuloy-tuloy eh, tuloy-tuloy, 10 hours yun. Break ka ng 15, break ka ng 30, break ka ng 15. Wala, hindi maramdaman, pero pag yung umuwi ka na ng bahay, habang sa nag-drive ka, nandun na yung, aantukin ka na yung katawan mo, nararamdaman mo na po yung sakit ng katawan mo. Kasi doon, bugbog yung mga muscle mo ron eh. Pero pag yung nasa bahay ka, nagpahinga ka na, naupo ka ng konti, ano kaya, idlip ka ng nakatulog ka at sakit na ng katawan mo nun, mas sakit. Pagkatapos pag nagising ka na naman niya, pag gumaga, parang pag napapahingi katawan mo, doon mo naramdaman yung sakit ng mga muscle mo. Parang ganun. Para kang ano, siguro para kang nagki-training ng boxing, parang ganun, parang nagtraining sa boxing. Para kang ilalaban lagi eh. Lagi kang nagki-training eh. Ganun pa lang, talagang masakit sa katawan. Problema pa ron, yung pag yung pawising ka, mabilis kang pawisan, siyempre, puro pisikalan yun eh. May kalamigan din. Tapos na siyempre, yung malamig, tapos likod mo, basa. Kaya kailangan meron kang ano eh, nilagay, kundi tissue, kundi ano, paper towel, yung towel, lagay mo sa likod mo. Kasi kung hindi, mayayari yung baga mo ron. Matutubigan ang baga mo ron kasi dun mismo matutuyo yung pawis mo eh, sa lamig. Tapos yung bukod pa ron, yung sakit natin ng mga Pinoy, yung lamig sa katawan, yun ang mahirap, yun ang iiwasan mo dun. Pinakamasakit yun. Yung ano sa katawan. Lamig. Yan, nakwento ko lang. Ano Chico, nakinig ka naman sa sinasabi ko. 11 minutes na, mukhang marami. Umorder si Este eh. Dito tayo sa ano, sa Kinjo. You know, yan ang mga katim ha. Dito ay ganyan. Kitso. Dahan ka lang yun, labas-pasok mga tao. Oh, pero hindi kasi ang dami nung nagpunta tayo nakaraan. Ayoko. Mabagyo pa nun, di ba? Ito. Ito yung order natin ganyan. Ay, si Ari. Lordy pala ng steak. Mag-itay lang pala tayo. Boss, yan. Pebbery. Thank you, Martin. Beef. Empress wow, steak. Steak. Ito, oh, may ano. Bukan nga natin yung drinks nila. May drinks din si Lord. Pwede na tayo sa bahay kumain. Para kahit matagal tayong kumakain. Di tayo nga madali. Parang mairit dito sa... Mairit ah. No? Tusha. Buksan mo yung aircon dyan. Eta. Tusha, hindi nga siya. Ano ba galo mo na yun? Hindi, naano ko. Ito yung pinakamasarap dyan. Yung chicken. Yan. Chicken pa lang. Isig ka na dyan. Okay. Kain na. Favorite ni Marvin. Chicken. Malayo ang tingin. O Chico, anong inabangan mo? Ha? Anong inabangan ng Chico? Sa Chi o, oh, tahimik lang. Sa Chi! Naka-double ano sila kasi pag winoking mo yan, pag dalawa yan, maligot, nagbubol-bol din eh. Ito sa Chico, hindi namin intindihan to eh. Ilang beses nang winoking eh. Maano pa rin eh, malikot pa rin. Itong isa marunong na eh. Ina-unleash na siya ni si Martin, ginoking siya kanina, unleash, pwede na daw ito si Sachi. Itong si Chico, ano Chico? Hindi ba kaya? Nang walking lang, nang walang takbo-takbo? Ha? Sagot! Ang ano ron, baka sumagot bigla, ano? Hindi ganun talaga siya mag-walking, para siyang kangaroo. Hindi siya nag-walking, dumatalon-talon-talon-talon siya. Ewan ko, ba't ganun? Makita mo may ibang aso, di ba, naghahanakad lang. Sa una, okay. Hindi sila sanay. Pero yung ilang beses nang winoking, ganun pa rin. Wala na tayong magagawa. Ganun talaga.
Hindi kasi ano, hindi namin si ano si Stay. Dito siya ano, sa Dollarama. Eh, nagano tayo dito sa ano, napakainit. Nagano pa ako ng punong mapaparadaan eh. Sabi ko dito tayo sa ano, sa malilim. Walang puno gaano kasi rito eh. Yung hirap mag-intay sa sasakyan eh. Hindi mo na pwedeng iwan yung dalawang to. Eh, makakasuhan ka dito kasi pag iniwan mo yung mga yan sa sasakyan, tapos ganyan kainit, tapos may nakakita, isusumbong ka. Yan o. Isusumbong ka talaga na iniwan mo sa aso mo sa ganyan kainit. Dahil ganyan maliliit pa yung mga yan. Yan. Kaya, mahirap din dito. Iba, nakakalusot, iniiwan, di ba? Kahit na ba nakabukas yung bintana na ganyan, mainit pa rin yan. Kaya yun. Hindi na si Stin, tagal eh. Missing someone, missing someone, missing someone, missing someone, missing someone, missing someone, missing someone,